Mula sa bulwagang pampalitaan ng UNTV, si Bernard Dalis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan. At mula sa UNTV Radio Mobile Booth, si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. Hindi ko pa kasi nakikita yung listahan na yan, but we will have it investigated kung paano nangyari. Because malinaw naman yung ating prioritization formula na nakalagay po doon, talaga mga healthcare workers lang. Ilang pribadong ospital, nagsimula na rin ng COVID-19 vaccine rollout. Napaulat na pagbabakuna ng mga non-medical frontliner at politiko, iniimbestigahan na ng Department of Health. Yung pong hindi natuloy na pagpadala po ng bakuna nung Lunes mula sa AstraZeneca ay meron na pong liham na darating na po sana. Darating na po sana bukas ng gabi. At sasalubungin po namin ito ni Pangulong Duterte mismo po dyan sa Villamor Air Base sa airport. Bakuna kontra COVID-19 na gawa ng AstraZeneca, kumpirmadong darating na bukas. That is duly noted with assurance that it is, as I mentioned, consistent with our framework to really look at it at the lowest risk areas. We really need expert input, technical input on that side. Mga lugar kung saan magsasagawa ng pilot testing ng face-to-face classes dapat suriin mabuti. Klase gagawin half day lamang. Pero tignan po natin kung ano mangyari. Nating is edge in stone naman po. Tignan natin, baka naman na dahil may bakuna na, makabalik na tayo sa dati. Pagbawi ng Malacanang sa ilang holiday ngayong taon, maaari pang magbago. Tayo naman po ay nag-i-invest po ang SSS for cyber security. So, halos sa araw-araw din po, kumbaga sa ano, nakikipaghabulan tayo sa kanila na upang hindi mapasok ang ating mga computer system installation. Disability at death claims kabilang sa madaragdag sa online services ng social security system ngayong taon. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Ilang politiko ang napapaulat na nagpapabakuna ng Sinovac vaccines na ipinamamahagi ng pamahalaan kahit hindi naman medical frontliner. Ayon sa Department of Health, paiimbestigahan nila ang mga ito at paalalahanan na ang prioridad na mabakunahan ay ang mga medical frontliner. Samantala, nagsimula na rin ang ilang pribadong ospital sa COVID-19 vaccine rollout para sa kanilang healthcare workers. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Paiimbestigahan ng Department of Health ang mga napapaulat na ilang politiko na nagpapabakuna sa ilalim ng isinasagawang COVID-19 vaccine rollout kahit hindi naman sila itinuturing ng mga medical frontliner. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, prioridad ang mga healthcare workers na mabakunahan alinsunod sa guidelines ng Interagency Task Force na dapat respetuhin at katiga ng lahat. Hindi ko pa kasi nakikita yung listahan na yan, but we will have it investigated kung paano nangyari. Because malinaw naman yung ating prioritization formula na nakalagay po doon, talaga mga healthcare workers lang. Ngunit nilinaw rin ng kalihim na exempted sa pulisiyang ito ang pagbabakuna kina Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., Testing Czar Secretary Vince Dizon at Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos. Paliwanag ni Duque, ipinakiusap mismo ang mga ito ni Pangulong Rodrigo Duterte na bakunahan na layong pataasin ang vaccine confidence ng mamamayan. Yung mga yan,
Pero kausapan mismo ni Pangulo, para lang ang kanyang pakay, tumaas ang vaccine confidence. So hindi naman yan parang napakamadami, parang tatlong doses lang yan, over 600,000, that's really nothing. Ilang Metro Manila mayors rin ang nagsabing magpapabakuna lang sila kapag natapos na ang vaccination sa lahat ng mga medical frontliner na nagpalista para sa vaccine rollout. Sa ngayon, ang dapat unahin natin ay yung healthcare professionals natin. Kasi sila rin yung pinaka-at-risk eh. Lalo na yung mga nasa ER, yung mga nag-handle ng COVID cases mismo, sila talaga yung dapat nating unahin. Pag dumating yung bulto ng ating mga bakuna at kailangan namin para magpabakuna, para magbigay ng kumpiyansa, walang problema ho. Anytime, anywhere, we will be vaccinated. But right now, ayoko sayangin yung isang bakuna na kailangan ng medical health frontliners natin. Sino mang mapapatunayang lumabag sa naturang kautusan ay dapat isangguni sa Interagency Task Force upang makapagsagawa ng kaukulang aksyon. Samantala, nagsagawa na rin ng ceremonial vaccination ang ilan sa mga pribadong ospital sa Metro Manila. Pinangunahan ito ng ilang mga opisyal ng Cardinal Santos Medical Center at the Medical City upang mahimok na magpabakuna na rin ang mas marami pang healthcare workers. Doctors are still the most able to convince the patients. So if the doctors mismo nagda-doubt, how can they convince the patients to do it? Bagaman inasahan ng ilan ang pagdating ng ibang brand ng COVID-19 vaccines, ay nagpahayag naman ang pagsuporta sa paggamit ng Sinovac vaccines ang pamunuan ng mga naturang ospital. We have been very active in the campaign to encourage vaccination. And we have not specified any brand. No? Vaccination drive is premised on the fact that the vaccines that are going to be made available and approved by the FDA of the Philippines are safe and effective. Binibigyang kalayaan ng mga medical frontliner kung magpapabakuna o hindi. Sa kabila nito, kumpiyansa ang pamunuan ng mga naturang ospital na magpapabakuna na rin ang kanilang mga healthcare worker sa formal na vaccine rollout sa Biyernes. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sunod-sunod ang pagbabakuna sa mga healthcare workers sa iba't ibang pampubliko at pribadong ospital. At sa ngayon ay marami pang nanghihingi ng supply ng bakuna para sa kanilang medical frontliners ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Kaya naman, agad na ubos ang bakunang ibinigay ng China sa Pilipinas sa dami ng gustong magpabakuna. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Lagpas na sa 600,000 doses ng Sinovac COVID-19 vaccine na idinonate ng China ang kailangan para sa mga nagpalista na gustong makakuha nito. Bunsod kasi ng magandang feedback ng mga nabakunahan, tumaas ang kumpiyansa ng health workers at dumami na rin ang mga nais pang tumanggap nito. Ngunit ayon kay Vaccine Czar Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, makakakuha din naman ang iba mula sa mga paparating pang bakuna. Sa ngayon, ang problema kami ni Yusek, Yusek Mirkan, more than 600,000 na po yung tatawag natin, distribution list po natin. Pero sa awa po siguro ng Diyos, darating natin po yung COVAX facility natin. We are hoping na baka tumating po this week or next week. Ayon kay Secretary Gardes, nasa 44 na milyong doses ng bakuna ang ipinangako ng COVAX facility at ang 4 hanggang sa 9 na milyon dito ay darating hanggang sa kalagitnaan ng taon. Ang gusto ko ng ating mahal na Presidente ay ang lahat ng ating mga mamayan sa buong Pilipinas ay mapakunahan sa pamunuan ng ating mga healthcare workers. And we will always protect you at ang sasabi ka niya, walang may iwan, walang iwanan. Kasabay naman ang pagbabakuna sa mga health worker sa St. Luke's Medical Center sa Global City sa Taguig. Naghahanda na rin ang lungsod ng Taguig para sa new normal kung saan kahit may presensya pa ng COVID ay mas maluwag na makakagalaw ang mga residente. Ang kailangan lamang ay masanay ang publiko sa health protocols. Ang bakuna din anya ang sagot para mapigilan ang pagpasok at pagdami pa ng kaso ng mga variant ng COVID-19. Ang variant ho na to nagkakaroon kapag yung original ho na virus papasok sa tao at papasa mo ulit. So kailangan putulin ho natin yon. Kailangan putulin natin yung transmission ng virus. That's why the best vaccine is the one available today so we can cut transmission. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kinumpirma ng Malacanang at ni Senator Christopher Bongo na darating na bukas ng gabi ang mga bakuna kontra COVID-19 na gawa ng AstraZeneca. Ayon kay Senator Go, sasalubungin din ng Pangulo ang pagdating nito gaya ng ginawang pagsalubong sa mga bakuna galing China. Muli ring sinabi ng Senador na handa silang isapubliko ang kanilang pagpapabakuna kontra COVID-19. Ito ang balita ni Benedict Samson. Bukas ng alas 7:30 ng gabi, inaasahang darating sa bansa ang nasa 487,200 doses ng AstraZeneca vaccine matapos maantala ang dapat sanang pagdating nito noong Lunes dahil sa logistical concerns. Kinumpirma mismo ito ng Malacanang at ni Senator Christopher Bongo. Bahagi ito ng unang batch ng bakuna na nakalaan sa bansa mula sa COVAX facility. Ayon kay Senator Go, nais nila itong salubungin kasama si Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng pagsalubong nila sa pagdating ng Sinovac noong Linggo. Meron na pong sulat na natanggap ang ating gobyerno mula po sa UNICEF. Yun pong hindi natuloy na pagpadala po ng bakuna nung Lunes mula sa AstraZeneca ay meron na pong liham na darating na po sana bukas ng gabi. At sasalubungin po namin ito ni Pangulong Duterte mismo po dyan sa Villamor Air Base sa airport. Pero sabi ni Vaccine SAR at National COVID Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, saka na lang nila ito kukumpirmahin kapag nasa biyahe na ang eroplanong magdadala ng bakuna. I cannot confirm yet kasi alam mo, dalawang beses na kaming nakuryente dyan. So ang ano namin is pagka lumipad na yung aircraft sa Belgium, that's the time that we will confirm. Ayon pa sa Senador, paraan ito ng Pangulo upang maipakita ang pagtitiwala nito sa bakuna na susi sa pagbalik normal ng pamumuhay sa bansa. Magandang boost din ito sa vaccination program ng pamahalaan dahil may pagpipilian na ang mga magpapabakuna. Halimbawa, ikaw, frontliners, ayaw mo ng Sinovac, meron ng AstraZeneca. So may pagpipilian na po. Importante rito, may choices na po ang ating mga frontliners. Samantala, muli ring sinabi ng Senador na nakahanda sila ng Pangulo na isapubliko ang pagpapabakuna upang makuha ang tiwala ng taong bayan. Mababa pa talaga ang kumpiyansa sa kayo. Kaya nga po kami ni Pangulong Duterte, willing kami in public na ipakita na magpabakuna. Ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na nagpabakuna na rin gamit ang bakuna ng Sinovac na gawa ng China. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malaking ginhawa sana sa Pilipinas kung makagagawa na tayo ng mga bakuna para ating magamit. Naniniwala ang Department of Science and Technology na makakamit naman ito sa pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga pribadong kumpanya. Ito ang balita ni Marvin Calas. Mayroon at malaki ang kakayahan ng Pilipinas na maging manufacturer ng mga bakuna. Ayon kay Department of Science and Technology Undersecretary Rowena Guevara, may mga makabagong gamit at modernong teknolohiya na tayo para dito. What we found out was that because of the modernity of technologies today for producing vaccines, a fill and finish facility can easily be done within 1 year's time. And we have been in touch with the Department of Trade and Industry Board of Investment and the National Development Corporation or the investment arm of DTI, and they are willing to co-invest with a local company that is willing to do local manufacturing of vaccines. Sinabi ni Attorney Joey Ochave, Senior Vice President for Social Partnership ng Unilab Incorporated, na kailangan talagang pagigtingin natin ang ating kakayahan na makagawa ng bakuna, lalo na sakaling maulit ang pagkakaroon ng pandemya. We've said before and events now have proven that, no, that in any vaccine supply agreement, in fact, that we entered before, there is always a provision saying that they will not be obliged to supply us in case of a pandemic and their home governments have prevent them from supplying outside of their home countries. Nagpahayag naman ng suporta dito ang isa sa malalaking healthcare pharmaceutical company. Ayon sa chief business officer nito, may mga pasilidad ang kanilang kumpanya sa bansa gaya ng mga low temperature storage at digital platform technology na maaaring magamit sa proseso.
Bukod sa 4 na major warehouses nito sa bansa, eksperyensyado rin anya ang kumpanya sa handling ng bakuna sa halos 100 taon nito sa industriya. Vaccines are very sensitive products and require special type of handling, not only storage facilities. It in fact goes beyond the storage facilities. And it's important that the people that handle these products really do have the experience and the know-how, have the technology to support it. Sa kabila nito, nangangahulugan pa rin ng malaking budget ang dapat iukol para sa pagsasakatuparan nito. Ngunit mababawi naman ito dahil kapag naging world vaccine producer ang Pilipinas, ay masisiguro ng bansa na hindi kukulangin ang supply ng bakuna at mayroong vaccine security para sa mga Pilipino. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naantala ang pagbili ng bakuna para sa mahigit 30,000 tauhan ng judiciary, kabilang na ang mga mahistrado, justices at mga empleyado nito. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Brian Keith Hosaka, wala pa kasing supply ang napili nilang bakuna na AstraZeneca. Umaasa ang hudikatura na makabibili sila sa lalong madaling panahon dahil sa anilay crucial na ginagampan ng tungkulin ng mga korte sa kabila ng pandemya. Puspusa na ang paghahanda ng Lapu-Lapu City sa gagawing pagbabakuna habang hinihintay ang pagdating ng COVID-19 vaccines mula sa national government. Hindi pa sila kabahagi sa supply ng bakunang dumating sa Cebu City kahapon. Samantala, sisimula naman bukas ang aktwal na pagbabakuna sa mga healthcare workers ng Vicente Soto Memorial Medical Center. Ito ang balita ni Ryan Maliari. Isinagawa ng Lapu-Lapu City ang pinakaunang vaccination simulation sa mga local government units sa Central Visayas sa pangunguna ni Mayor Junard Ahong Chan. Ito ay ginanap sa Barangay Paho Gym, Lapu-Lapu City kasama ng Department of Health. Ayon sa alkalde, layo nitong makatiyak na magiging madali na ang gagawin nilang proseso oras na dumating na ang supply ng bakuna para sa lungsod. Lisan o kita nakagad man sa national government, no? Ang pag ato nila sa ato ang vaccine diri para sa Lapu-Lapu. Kaya itong nabot nga vaccine sa Vicente Soto man po kagahapon. So magpaabot na, kaya nagpaabot na, kita ninyo nga ang Lapu-Lapu andam na sa maong pagpapakuna. Sa isinagawang simulation, may daraan ng 6 na hakbang ang mga tatanggap ng bakuna. Pagdating ng mga magpapabakuna, ang unang step ay diretso sila sa waiting area. Kasunod ay ang registration, matapos makapagparehistro ay ang counseling. Susundan naman ito ng screening process. Kinakailang dumaan sa mga steps na ito upang ma-assess kung pwede bang tumanggap ng bakuna ang individual o kung may mga komplikasyon. Matapos ito ay ang vaccination na at ang pinakauling step ay ang post-vaccination area. Ito ay upang obserbahan sa loob ng 15-30 minuto kung magkakaroon ba ng side effect ang nabakunahan. Mayroon ding nakahandang ambulansya kung kinakailangan na dalhin sa ospital ang nabakunahan. Ibig ng alkalde na sa pagdating ng unang batch ng bakuna ay siya ang unang mabakunahan upang maialis ang takot sa mga residente sa pagtanggap ng Sinovac vaccine. Hindi man ito kasang-ayon sa nais ng national government na unang mabakunahan ang mga healthcare workers. Personally, wala na ipagladuha dahil sa pagpasabot, no? Sa ato ang Dr. Leleche na kung unsa ni ang Sinovac, no? Unsa ni klaseng vaccine compared to others, no? She said, this is applicable for our country. Tiniyak naman ng alkalde na handa na ang syudad sa pag-iimbaka ng mga darating na vaccine, maging ang budget sa pagbili ng mga vaccine ay handa na rin. Isasagawa naman bukas ang ceremonial vaccination sa Vicente Soto Memorial Medical Center para sa mga healthcare workers. Upang makuha ang kumpiyansa ng mga healthcare workers sa bakuna, sina General Melquiades Feliciano ng Visayas IATF at Dr. Gerardo Aquino Jr., ang chief ng VSMMC na ang unang magpapaturok ng bakuna ng Sinovac. Ryan Maliari, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagsagawa ng dry run para sa gagawing pagbabakuna sa mga healthcare workers sa Davao City sa Biyernes. Ayon sa officer in charge ng Southern Philippines Medical Center, pulido na ang proseso ng kanilang gagawing pagbabakuna.
Ito ang balita ni Maricel Montaño live. Maricel, kumusta na ang preparasyon ng lungsod sa vaccination rollout? Bernard, so far naging maayos naman ng proseso kanina sa step-by-step process din ng vaccination kaninang hapon at mahigpit din ipinapatupad ang minimum health standards at naglagay din sila ng maraka para nga mapanatili itong physical distancing. Ayon kaya Dr. Ricardo Aldan, OIC ng Southern Philippines Medical Center, ay maglalagay pa sila ng BP apps at electric fans dahil na rin sa init ng panahon. Nakahanda na ang Southern Philippines Medical Center para sa gagawing vaccination ngayong Biyernes. Sa isinagawang huling dry run kanina, naging maayos at mabilis ang proseso ng pagpapabakuna. Yes, ready na kami, no? Yung dry run na nakita nyo kanina, at actually pangatlo na yun. So far, wala pang aberya, tapos and every simulation, meron din kami mga room for improvement. So, sa 40 healthcare workers, kabilang na ang mga chairman at training officers sa 17 clinical departments, ay natapos ang dry run sa loob ng isang oras. Ang kay Dr. Ricardo Aldan, magdadagdag na lang sila ng BP apps, electric fan dahil sa init ng panahon. Magsasagawa pa sila ng post-evaluation bukas para sa iba pang karagdagang improvements sa vaccination flow. 5 stations ang dadaanan ng mga babakunahan sa Biyernes. Step 1 ang registration para sa recording at verification ng pangalan ng mga babakunahan. Step 2 ang counseling and informed consent para sa orientation patungkol sa Sinovac vaccine at kailangang pumirma ng mga vaccine ng consent patunay na voluntaryo silang nagpabakuna. Step 3 screening para sa physical exam at assessment kung pwede bang tumuloy na din sa step 4 ang vaccination kung saan sila tuturukan at step 5 post-vaccination kung saan oobserbahan ang mga pasyente sakaling may adverse effects. Naka-color coding naman ang mga 70 mag-a-assist na ushers, marshals at doktor sa 5 stations. 150 frontliners muna ang unang babakunahan sa Biyernes para matiyak ang kalidad ng naturang bakuna. Voluntaryong magpapabakuna sina Dr. Adan, Davao City COVID-19 focal person Dr. Ashley Lopez at DOH Regional Director Annabel Yumang. Bernard, target na matapos ang pagpababakuna sa loob ng 2 linggo. At yan ang latest mula dito sa Davao. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Maricel Montaño. Naibigay na ng Department of Health sa St. Luke's Medical Center ang 10,000 doses ng Sinovac vaccines para sa 5,000 nilang mga doktor, nurse at iba pang empleyado. Ayon sa DOH, kailangang magamit ang mga naibigay na bakuna sa loob lamang ng 7 araw. At kung hindi magagamit, ay kailangang maibalik ng St. Luke's Medical Center ang bakuna sa DOH. Ito ang balita ni Joan Nano live. Joan, kumusta na ang vaccination na ginawa dyan sa St. Luke's Medical Center at ilan na ang nabakunahan? Yes, Bernard, nakapagsimula na rin ng COVID-19 vaccination ang St. Luke's Medical Center dito sa Quezon City at maging yung kanilang ospital dyan sa may Bonifacio Global City sa Taguig ngayong araw. Yan ay matapos na matanggap ng ospital yung 10,000 doses ng Sinovac vaccines na kanilang hiniling sa Department of Health. Wala pang final count, Bernard, kung ilan talaga sa kabuuan ng mga health worker ng St. Luke's Hospital na napakunahan ngayong araw. Pero batay doon sa initial na impormasyon na ibinigay ng pamunuan ng ospital, nasa 70 to 80 yung mga nabakunahan kanina sa St. Luke's BGC, habang dito naman sa Quezon City ay nasa 50 yung kanilang tinarget kanina. Ayon nga kay Dr. Benjamin Campomanes, ang Chief Medical Officer ng ospital, nasa halos 2,000 mga empleyado ng St. Luke's, yan nga dito sa Quezon City at sa BGC, yung nagsabi na gusto nilang magpabakuna ng Sinovac vaccine. Sa kabuuan, Bernard, may mahigit sa 9,000 mga empleyado ang ospital. Ayon nga
sa DOH, kinakailangang maubos ng St. Luke's ang 10,000 doses sa loob ng 7 araw. Sakaling hindi maubos, kinakailangan nilang maibalik yan sa DOH para maibigay naman sa iba pang mga ospital na nagre-request rin ng Sinovac. Bagaman may kakayanan na makabili ng gugustuhin nilang bakuna, inarapat ng St. Luke's Hospital na manghingi ng Sinovac dahil nga sa pahirapang supply ng mga bakuna. Narito ang bahagi ng ating panayam kay Dr. Benjamin Campomanes, ang Chief Medical Officer ng St. Luke's Medical Center. It's not a matter of having money. Well, a lot of people have money. But were they able to get vaccines? No, zero. Kaya we're trying to convince our people that we should get it. The best vaccine is the one that we have now and the one available. Eh kung sinabi mong ang best vaccine, Pfizer, o sige, bigyan mo ako ng Pfizer. Eh walang may bigay sa'yo Malaking bagay naman, Bernard, para sa pamahalaan ng hakbang na ito ng St. Luke's Hospital para nga mas mahikayat pa yung iba pang mga health workers na may agam-agam pa rin sa bakuna. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Secretary Carlito Galvez Jr., ang vaccine czar. Talaga nagdeklara na kasi, sir, alam ko, karamihan sa St. Luke's, Pfizer at saka AstraZeneca ang gusto Bukod nga dito sa St. Luke's, Bernard, nakapagsimula na rin ang kanilang vaccination kanina, ang Quezon City General Hospital kung saan 300 doses naman ng bakuna ang natanggap ng ospital. At sa tatlong mga ospital nga, Bernard, na pinatatakbo ng Quezon City Local Government ay itong QCGH pa lamang ang nabibigyan ng supply ng Sinovac vaccines. Inamin naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na noong una, Bernard, masama ang kanyang loob sa mga health workers dyan sa QCGH dahil nung nag-conduct sila ng survey ay nasa 3 lamang na mga health worker yung nagsabi na gusto nilang magpabakuna ng Sinovac vaccine. Pero so far, kanina, bilang bunga na nung tuloy-tuloy nilang pakikipag-usap at pagsasagawa ng konsultasyon dun sa mga healthcare worker ay kumpiyansa ang pamunuan ng ospital na mauubos nila yung 300 doses ng Sinovac vaccines na ibinigay sa QCGH. Bernard. Joanne, sa mga nabanggit mong ospital na nagsagawa ng vaccine rollout, itong St. Luke's Medical Center at QCGH, may mga reported ba na nakaranas ng mga side effects? Yes, Bernard, yung nasaksihan natin kanina na isinagawang ceremonial vaccination, naging maayos naman sa kabuuan. Ano? Wala naman tayo nakita na mga health workers na kinailangan isugod pa sa emergency room dahil nga maaari nakaramdam ng mga mild side effects. So far, ay naging maayos naman sa kabuuan yung isinagawang vaccination kanina sa QCGH at dito sa may St. Luke's Medical Center. Bernard. Nasabi mo kanina, Joanne, meron ng 7 araw ang St. Luke's Medical Center para gamitin nila yung bakuna. Ilang araw tatagal yung kanilang vaccination? Yes, Bernard, yung din 7 days na yan ang kanilang target. Ano? So bibilang tayo mula ngayon. So kailangan within 7 days maubos nila o magamit nila yung 10,000 doses. Ngayon kung hindi yan magagamit ay kinakailangan nila yung maibalik sa Department of Health dahil kagaya nga ng nabanggit ni Secretary Galvez kanina ay marami talaga mga pribadong ospital din yung nanghihingi ng supply nitong Sinovac. Bernard. Maraming salamat, Joanne Nano. Isang magandang balita na nagsimula na rin ang COVID-19 vaccination sa Pilipinas. Ngunit sa kabilang banda ay may naitala ring 6 na kaso ng B1351 o variant na unang natuklasan sa South Africa dito sa bansa. Ayon sa Okta Research Team, lumabas sa mga pag-aaral na hindi kayang labanan ng AstraZeneca COVID-19 vaccine ang naturang variant. Anila, bagay ito na nakakabahala kaya dapat mapigilan ang pagkalat ng naturang variant lalo na sa Pasay City na may 4 nang naitalang kaso nito. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa mga naunang pagsusuri, nasa 70% ang efficacy rate ng bakuna ng AstraZeneca laban sa COVID-19.
Ngunit bigla itong bumagsak sa 10% kung sa bagong variant na mula sa South Africa gagamitin. Basically, South Africa decided to abandon the AstraZeneca vaccine because it was no different than injecting water into the patients. Because with 10% protection, basically most people would still be able to get mild and moderate COVID-19. Kailangan din ito ng booster shot bukod sa 2 doses upang makatiyak na may proteksyon ng isang tao laban sa naturang variant. The B.1.351 variant can resist the AstraZeneca vaccine. If we do not eliminate the B.1.351 variant in the Philippines, the 17 million doses of AstraZeneca that we have already bought but have not yet arrived will be ineffective against fighting this particular variant from South Africa. Payo ng Okta Research Team, mas mainam pa rin ang CoronaVac ng Sinovac Biotech upang magbigay proteksyon laban sa COVID-19 variant na unang natuklasan sa South Africa. In terms of the long-term goal, you might want to pick Sinovac over AstraZeneca because even though the efficacy for Sinovac is a little bit lower than AstraZeneca, it will protect you against the B1351 while AstraZeneca will not. Samantala, kinumpirma ng Food and Drug Administration na nagsumite ng emergency use authorization ng Sinopharm Online sa pamamagitan ng local pharmaceutical distributor nito. Ngunit ayon sa FDA, kaunting dokumento lang ang kalakip ng aplikasyon ng Sinopharm. Ayon kay FDA Director General Dr. Eric Domingo, kailangang maisumite sa FDA ang mga dokumento upang maproseso na ang kanilang EUA application. At dahil wala pang tiyak na datos ang FDA, wala pang impormasyon ang ahensya kung maaaring ibakuna ang Sinopharm COVID-19 vaccine sa senior citizens gaya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Well, hindi ko pa po masasabi sa ngayon kasi wala pa pong binibigay sa amin na datos. Ano? At wala pa rin po kasing published na phase 3 trial results ito pong Sinopharm. So until we see the scientific evidence at makita po natin kung kanino nila ginamit yung kanilang clinical trial at saka yung kanilang experience na sa paggamit po ngayon sa ibang mga bansa, doon pa lang po natin mabibigyan ng recommendation kung kanino po pwede ang bakuna na ito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Noong nakaraang linggo ay inanunsyo na ng Interagency Task Force Against COVID-19 ang pagpapatupad ng Uniform Travel Protocol sa buong bansa. Kaya naman pinalalahanan ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga pulis na nagmamando sa checkpoint na hindi na kailangang hanapin sa mga biyahero ang travel authority at medical certificate. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Para maiwasan ang kalituhan sa magkakaibang travel protocols na ipinatutupad sa iba't ibang lugar sa bansa, nagdesisyon ang pamahalaan noong isang linggo na magkaroon na lamang ng Uniform Travel Protocols. Kaya naman, hindi na dapat hahanapin ng mga pulis sa ground ang travel authority at medical certificate sa mga bibiyahe. Ayon kay Joint Task Force Coronavirus Shield Commander at Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Cesar Hotorn Binag, maging ang resulta ng RT-PCR test ay hindi na rin kailangan maliban kung hingin ito ng local government unit sa lugar na pupuntahan ng biyahero. Travel authority issued by JTF COVID Shield and health certificate shall no longer be required. No? So testing shall not be mandatory for traveler except if the LGU of destination will require testing as a requirement prior to travel and such shall be limited to RT-PCR only. Hindi na rin aniya kailangang sumailalim sa 14-day quarantine ang travelers maliban kung makararanas ng sintomas ng COVID-19. No traveler shall be required to undergo quarantine unless they exhibit symptoms upon arrival at the LGU of destination. Gayunman, nanawagan pa rin ang PNP sa publiko na mahigpit na sumunod sa minimum health protocols upang maiwasang kumalat ang virus. No, patuloy nating pinaalalahanan ng ating mga kababayan na sundin pa rin natin ang ating minimum health protocol, yung ating quarantine protocol at patuloy pa rin tayong mag-ingat kahit na binuksan na ang ating ekonomiya at dinagdagan pa ang iba't ibang social activities natin.
Dagdag pa ni Binag, maghihigpit lamang ang pulis kung ito ang ipinatutupad ng LGU upang protektahan ang kanilang lugar. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawasan ng Malacañang kamakailan ang mga holiday sa bansa para makabawi ang ekonomiya ng Pilipinas, pati na rin ang mga manggagawang matagal na nawala ng kita ayon sa palasyo. Ngunit agad itong umani ng batikos, lalo nang sabihin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na matagal na rin naman ang naging bakasyon ng mga Pilipino. Kaya agad nagpaliwanag si Secretary Roque. Ito ang balita ni Rosa Licos. Napakatagal na po natin nakabakasyon. Halos isang taon na tayo nagbakasyon dahil sa COVID-19. Siguro naman po, ngayong nandito na ang bakuna, haya naman nating makarecover tayo for lost time, no? Umani ng batikos ang pahayag na ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque nang ipaliwanag ang desisyon ng palasyo na bawasan ang non-working holidays ngayong taon. Sa pahayag ni Gabriela Women's Party-less Representative Arlene Brosas, sinabi nitong hindi maituturing na bakasyon ang isang taong pandemya dahil para sa mahihirap, isa itong bangungot dulot ng kawalan ng ayuda. Ayon naman kay Renato Reyes, bagong alyansang makabayan Secretary General, nagdusa sa ilalim ng lockdown ang mga nawala ng trabaho. Bunsod nito ay napilitan si Secretary Roque na ipaliwanag ang kanyang naging pahayag. Kung tutuusin ay hindi naman talaga nakabakasyon ng mga tao, kundi hindi makapagtrabaho bunsod ng coronavirus pandemic. Muli rin itong binigyang diin na ang naging hakbang ng pamahalaan ay para na rin makabawi sa kita ang mga empleyado. Hindi naman po talaga bakasyon yan. Kung hindi, hindi nakapagtatrabaho, no? Kaya nga ngayon po pwede na po tayong makapagtrabaho sana dahil nagbubukas na tayo ng ekonomiya. Kayaan naman natin kumita at makapagtrabaho ang ating mga kababayan. Sa bisa ng Proclamation No. 1107, ginawa ng special working days ang November 2, December 24, December 31, 2021 na dating mga special holidays. Ganun pa man, nagpahiwatig naman ang palace official sa posibilidad na mabago ang desisyon lalo na't may bakuna na laban sa virus. Pero tignan po natin kung ano mangyari. Nating is edge in stone naman po. Tignan natin, baka naman na dahil may bakuna na, makabalik na tayo sa dati at baka hindi na natin kinakailangan maghabol pa. No? Pero let us have faith po on our economic team at saka katotohanan, napakatagal na po nating nakabakasyon. Yung iba nga, nawala ng trabaho at gusto na magtrabaho, no? So, let's leave it at that po. Rosa Licos, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng matuloy na sa lalong madaling panahon ang pilot face-to-face classes dahil nagsimula na ang pagbabakuna contra COVID-19. Ngunit nais ng ilang senador na malimitahan pa ang bilang ng mga lugar na nominado para sa panukalang ito. Ito ay upang matiyak pa rin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Ito ang balita ni Harlene Delgado. Nagpasa ng resolusyon ng Senado kagabi na opisyal na nagre-rekomenda sa Department of Education na agad na simulan ng limited face-to-face classes sa pamamagitan ng pilot testing sa low-risk areas. Sa ipresentang plano ng DepEd sa Senado, mahigit 1,500 paaralan sa buong bansa na nasa modified GCQ status ang target maisama rito. Kabilang dito ang 36 na eskwelahan sa Metro Manila sakaling maisa ilalim na ito sa MGCQ status. Pero para sa mga senador, dapat pa itong pag-aralang muli. Anila, hindi lang quarantine classifications ang dapat abasehan para makasama sa pilot face-to-face classes. Kasi masyadong general pa rin yung SECNEPO yung ganitong presentation. Kulang-kulang sa detalye, tsaka parang kulang din doon sa science. Kung pwede nga, pag nag-present sa IATF and nag-recommend kay Presidente, nandun na yung pangalan ng eskwelahan, ilang estudyante ba talaga yung papasok. The MGCQ is a framework, a general framework, but we can go much more granular in terms of risk base so that when we have these pilot schools, it's not only based on their quarantine levels, but it's also based on their risk. Only
epidemiologists can certify and can give us that assurance that they're in fact in a low-risk area. Ayon sa DepEd, hanggang 50 eskwelahan kada rehiyon lamang ang papayagang magbukas para sa pilot testing. Patuloy rin ang validation sa mga nominadong pilot schools para sa pagsang-ayon ng kani-kanilang local government unit. That is duly noted with assurance that it is, as I mentioned, consistent with our framework to really look at it at the lowest risk areas. We really need expert technical input on that side. Ayon sa DepEd, nasa 4.3 billion ang bilang ng mga mag-aaral mula sa 7,000 eskwelahan na nasa lugar na kasalukuyang nasa GCQ status, habang nasa 21 million naman ang mula sa 53,000 na paaralan na nasa MGCQ. Magkakaroon sila ng pre-assessment sa mga pilot school upang masiguro ang kahandaan ng mga ito. Sa mga maliliit na eskwelahan, isang klase lamang kada grade level ang papayagan, habang hanggang 5 naman sa malalaking eskwelahan. Dedepende naman sa laki ng classroom ang bilang ng mga mag-aaral upang masiguro na masusunod ang physical distancing. Hindi dapat lumampas sa 20 mag-aaral kada klase. Blended approach o kombinasyon ng physical at distance learning ang gagawin sa pilot face-to-face classes. Kalahating araw lamang din ang maaaring itagal ng mga mag-aaral sa eskwelahan. Our decision is for the learners to take their meals, their lunch at the home rather than in school, because it's in the setting of taking their meals that some of the risks are increased. Voluntaryo ang pagsali ng mga mag-aaral sa pilot testing at dapat may written consent mula sa magulang. Ang mga guro na edad 6 na po pataas at may karamdaman ay hindi muna makakasama sa pilot testing. Sakaling magpakita ng sintomas ng COVID-19 ang isang estudyante o guro, maaaring magdeklara ng suspensyon ng klase depende sa tindi ng sitwasyon, at isa sa ilalim sa 1 linggong lockdown ang eskwelahan para sa disinfection. Nasa mahigit 1,000 naman ang bilang ng mga mag-aaral, guro at non-teaching staff ang tinamaan ng COVID-19, kung saan pinakamaraming naitala sa Quezon Province. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na matutuloy ang pagtatapos ng academic school calendar na unang itinakda ng Department of Education para sa taong school year 2020 to 2021. Magkaiba naman ang reaksyon dito ng mga magulang. Ito ang balita ni Dante Amento. Batay sa unang school calendar na inilabas ng Department of Education o DepEd para sa school year 2020-2021, matatapos ang klase ng mga mag-aaral sa June 11, 2021. Subalit sa bagong kautusan na inilabas ng kagawaran kahapon, pinalawig pa nila ng hanggang July 10, 2021 na ang fourth quarter ng grading period. Sakop nito ang lahat ng public elementary at high schools, private schools, vocational institutions at higher education institutions, kabilang ang state at local universities and colleges na nagbibigay ng K-12 basic education program. Ayon sa DepEd, ito ay para punan-umano ang sinasabing learning gaps batay sa hinihinging essential learning competencies. Bumaba-umano ang academic opportunities ng mga mag-aaral habang nasa bahay sa gitna ng pandemya, batay na rin sa mga isinagawang assessment. Kaugnay nito, magkaiba naman ang reaksyon ng mga magulang sa pagpapahaba sa araw ng pasok ng mga bata. May nagsabing bukod sa mahihirapan ang mga bata sa module, mababawasan pa ang panahon na dapat ay nagpapahinga na sila. Para sa akin, pang padagdag lang ng ano yan, haba ng panahon. Oh. Imbis na mabilis matapos ang pasukan nila. Ang iba naman ay pabor dahil hindi naman umano sila nahihirapan sa bagong sistema ng edukasyon, at maganda na rin ito para matututo pa ang mga bata. Ako okay naman po kung hanggang July 10 naman po, eh, kasi module naman po kasi sila online, eh, kaya parang hindi naman po din masyado na ano yung mga bata sa pag-aaral. Tsaka sandali lang yun, ilang buwan lang yun, okay lang. Pabor ako doon. Basta okay nga sa akin, hanggang August pa nga eh. Samantala, pinag-aaralan pa ng Department of Education kung kailan ang pagbubukas ng klase para sa school year 2021-2022. Ayon kay DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan, under deliberation pa ito sa ngayon kasunod ng pagpapalawig sa school calendar
ng kasalukuyang taon hanggang July 10 upang punan ang mga kakulangan sa aralin. Binawi rin ni Undersecretary Diosdado San Antonio na gawin na lamang na 2 linggo ang bakasyon ng mga bata matapos umani ng kritisismo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi mga kasangbahay para sa ating health update, weather at traffic plus trivia. Unahin na po natin tignan ang sitwasyon ng trapiko sa ilang pong mga lugar dito sa Metro Manila. Tignan po natin ang sitwasyon ng traffic sa bagong Barrio Caloocan. Sa mga pauwi po ng Valenzuela at dyan sa may area ng Malabon, light traffic po kung kayo po'y dadaan dito sa lugar ng bagong Barrio Caloocan. Going po ito ng monumento, walang problema po ang northbound lane. Habang yung southbound lane naman, maluwag din po light traffic para sa mga motoristang papunta ng area po ng Balintawak o di kayo didiretso po dyan sa may Muñoz. Tignan po natin ang NLEX. Sa mga lalabas naman po ng Maynila, wala rin maging problema itong North Luzon Expressway. May konting build-up lamang po sa mga toll booth pero makalagpas po dyan, green and go situation po. Light traffic ang buong kahabaan ng North Luzon Expressway. Tignan po natin ang SETEX. At pagdating naman po sa SETEX, light traffic din at wala po magiging problema sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Para sa ating health update, ngayong araw po umabot na sa 582,223 ang confirmed cases ng COVID sa bansa. Meron po nadagdag na 1,783 ngayong araw. Aktibong kaso naman po 35,056, habang yung recovery naman po ay nasa 534,778. At meron pong 330 na new recoveries. Habang yung deaths naman, 12,389 at meron po tayong 20 na new death cases po today. Para sa ating global tally, sa buong mundo po ay umaabot na sa 114,751,575 ang global cases. Global deaths naman, 2,549,260. Habang yung global recoveries naman natin ay 64,903,591. Para sa ating weather update, apektado po ngayon ng northeast monsoon o yung hanging amihan. Ito pong area po ng Northern Luzon. Magiging maulap at maulan po ang panahon sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Magdudulot po ito ng mga pagbaha at flash flood sa mga naturang lugar kaya pinapayuhan po ang mga residente na mag-ingat at maging handa. Apektado rin po ng amihan ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon. Habang localized thunderstorm naman ang makakaapekto po ngayon sa Visayas at Mindanao. Meron po nakataas na gale warning dyan po sa may baybaying mga dagat po dyan sa Northern Luzon kung kaya't ipinagbabawal muna po ang pagpalaot sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Trivia time po! Dagdag kaalaman po mga kasangbahay. Alam niyo po ba kung bakit tayo nilalagnat? Kapag ang temperatura po ng ating katawan ay tumataas dahil sa impeksyon, lagnat po ang tawag doon ayon sa mga eksperto. Ang lagnat po ay dulot ng tinatawag na pyrogens na galing po sa bakterya o di kaya sa virus. Pumupunta po ang pyrogens sa maliit na bahagi po ng ating utak na tinatawag na hypothalamus. Yung pong hypothalamus ang responsable sa regulasyon po ng temperatura ng ating katawan. At kapag nakarating po ang pyrogens sa hypothalamus, ito ang mag-uutos sa katawan upang tumaas ang temperatura. Pero alam nyo ba na hindi naman masama na tayo ay magkaroon ng lagnat? Kapag tayo po ay inaapoy ng lagnat, sapat ito upang patayin ang mga ordinaryong bakterya at virus sa ating katawan. Sensitive po kasi ang mga bakterya at virus sa mga pagbabago ng temperatura kung kaya't namamatay ang mga ito. Pero ang tanong at paksa po ng debate o diskusyon ng mga eksperto, kung nakakatulong ang lagnat sa katawan, dapat po ba nating pababain ang lagnat? Halimbawa, yung aspirin po, ito ay gamot upang bumaba yung ating lagnat. Pero kung ang lagnat po ay depensa ng katawan sa bakterya at virus, bakit kailangan nating pababain yung lagnat? Nagigets nyo po ba?
no? Pero sa kabilang banda, alam niyo po ba na mayroong kasing namamatay dahil sa lagnat? Maaring bunga ito ng mas malalang bakterya at virus na nagdudulot po ng malubhang sakit gaya po ng pneumonia. Kaya ngayon, ang pinagkasunduan po ng maraming mga doktor at mga eksperto, pababain po ang lagnat ng tao. Sana po ay may natutunan kayo. At laging tandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Palalakasin pa ng Social Security System o SSS ang kanilang digital o online services sa taong ito. Ito ay upang maiwasan na ng mga SSS member na pumunta sa mga physical office habang malaki pa rin ang banta ng coronavirus disease. Ito ang balita ni Dante Amento. Mayroon ng 20 online o digital services na maaaring ma-access sa Social Security System website na my.sss portal. Sa website ay maaaring gumawa ng account at magproseso ng mga simpleng request o transaction tulad ng simpleng information change ng middle name, contact information at mag-upload ng supporting documents. Pero ayon sa SSS, palalakasin pa nila ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga transaction na karaniwang ginagawa ng mga miyembro. Kabilang na rito ang membership information correction, employer registration pagsasubmit ng employment records. Kabilang din dito ang filing ng disability claim at death claim, maternity benefit applications. Plano rin ng SSS na gawin ang mga serbisyong ito na available pati sa kanilang mobile application. Malaking tulong ito para hindi na pumunta pa ang mga SSS member sa mismong branches o main office dahil na rin sa patuloy na panganib na dala ng COVID-19. But for the complex correction, like yung magpapa-change ng mga date of birth, these are not yet available online, so kailangan pa nilang pumunta sa branches. But for simple corrections lang, they can already do it online. Dagdag pa ng SSS, mula nang magsimula ang pandemya, marami ang tumangkilik sa kanilang online filing o registration. Noong 2019, nasa 35% lang ang electronic o online filing kumpara sa 65% na manual. Pero nitong nakaraang taon, nang pabilisin umano nila ang kanilang digitalization services, ay nasa 75% na ang electronic at 25% naman ang manual. Umaabot na rin sa 10.6 million registration online. Tiniyak naman ng SSS na secure ang mga online account ng kanilang mga miyembro. Pinapayuhan ng ahensya na mag-online register mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga o alas 4 ng hapon hanggang umaga kung saan kakaunti ang bulto ng nagparehistro. Tayo naman po ay nag-i-invest po ang SSS for cyber security. So, halos sa araw-araw din po, kumbaga sa ano, nakikipaghabulan tayo sa kanila na upang hindi mapasok ang ating mga computer system installation. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa nang magpadala ng forensic team ang National Bureau of Investigation sa bansang Libya para kilalanin ang apat na Pilipinong napatay doon. Ngunit ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin, wala pa siyang natanggap na official request mula sa Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ni Ambassador to Libya Elmer Cato. Sa ngayon, mayroon na rin umanong koordinasyon ang NBI sa pamilya at kamag-anak ng mga biktima. Ang apat na mga biktima ay mga oil workers na dinukot at pinatay ng Daesh terrorists sa Libya at natagpuan pagkatapos ng 6 na taon. Inauuna ni US President Joe Biden sa pagpapabakuna kontra COVID-19 sa mga estado ang mga guro at school staff. Ang panawagan ng presidente maglaan ng isang dose o isang dose para sa kanilang ngayong katapusan ng buwan. Ito ang balita ni Mary Ann Tabamo. Upang matiyak na ang mabilis at ligtas na balik-eskwela ng mga bata,
nagbigay ng direktiba si President Joe Biden sa mga US states na i-prioritize sa COVID-19 vaccinations ang mga guro at staff member. Umapila rin ito sa bawat educator na magpabakuna na ng kahit isang dose bago matapos ang buwan ng Marso. My challenge to all states, territories, and the District of Columbia is this. We want every educator, school staff member, child care worker to receive at least one shot by the end of the month of March. Dagdag pa ng punong ehekutibo, gagamitin ito ang Federal Pharmacy Partnership Program upang maging accessible ang mga bakuna sa mga guro. Inanunsyo rin ng punong ehekutibo na tutulong ang Merck & Company Incorporated sa competitor nitong Johnson & Johnson sa paglikha ng single-shot COVID-19 vaccine. Tatlong bakuna na ang available na gamitin sa Estados Unidos, kaya naman kumpiyansa si Biden na may sapat ng bakuna para sa bawat adult sa bansa bago matapos ang buwan ng Mayo. When I got in office was to say that there will be 100 million vaccination shots administered in my first 100 days in office. We've got halfway to that goal in 37 days and I feel confident we'll make it all the way. Target pa rin ng Pangulong buksan ang halos lahat ng mga paaralan bago matapos ang kanyang unang 100 araw sa pwesto, subalit kinakailangan niyang maipasa rin ang $1.9 trillion na halaga ng rescue plan dahil nakapaloob dito ang $130 billion na halaga ng pondo para sa mga paaralan. Muli naman itong hinikayat ang mga mamamayan na manatiling naka-alerto, magsuot pa rin ng face masks at sundin ang social distancing. Marian Tabamo, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsusuot pa rin ng face mask sa kanilang trabaho ang mga kawanin ng General Motors, Toyota Motor, Target Corporation at Macy's Incorporation sa Texas, USA. Ito ay sa kabila ng pagbawi ng estado sa karamihan ng coronavirus restrictions at pagpapahintulot sa tuluyang pagbubukas ng mga negosyo sa March 10. Inanunsyo ni Texas Governor Greg Abbott na aalisin na ang mask mandate sa buong estado. Pinagbawalan naman ang anumang local jurisdiction na patawan ng multa ang mga residenteng walang suot na face covering. Sa kasalukuyan, 35 estado sa US ang may kautusan sa kanilang mga mamamayan na magsuot ng face mask. Samantalang ang Iowa, Mississippi, Montana at North Dakota naman, binawi na ang kanilang mask orders noong nakalipas na taon. Mas dumarami pa mga health worker at frontliners sa Valenzuela City na nagpahayag ng pagnanais na magpabakuna gamit ang Sinovac vaccine. Kukulangin na rin umano ang supply ng bakunang inilaan sa lungsod dahil sa dami ng nagparehistrong magpapabakuna. Dahil dito inaasahang madaragdagan pa ang supply ng Sinovac vaccine na ibibigay sa lungsod. Ito ang balita ni Janice Inhente live. Janice, ilan ba ang nagpalista na dyan na gustong magpabakuna at initial, ilan ba ang naipadalang bakuna ng Sinovac dyan sa Valenzuela? Yes, Bernard, umabot nga sa higit kumulang 700 ang mga health workers at frontliners na nagpahayag ng kanilang pagnanais na magpabakuna gamit ang bakunang Sinovac dito sa Valenzuela City. Ayon yan kay Testing Czar, Secretary Vince Dison. At kanina nga ay isang symbolic vaccination program ang isinagawa sa Valenzuela Medical Center na dinaluhan ni na Testing Czar Vince Dison, IATF co-DOST Secretary Fortunato de la Peña, Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian at iba pang opisyal. Pinangunahan ito ng internist na si Dr. Aldrin Ramos. Inihayag naman ito na wala siyang anumang adverse effect matapos siyang mabakunahan. Sa mga healthcare worker pa dyan na hindi pa namabakunan, I suggest na magpa-vaccine tayo. Any brand will do, basta halos lahat dapat magpa-vaccine. 45 ang target na mabakunahan ngayong araw sa VMC and as of 3:30, kanina ay nabakunahan ang 23 healthcare workers at frontliners sa nasabing ospital. So far, wala namang reported na nagkaroon ng adverse effect o masamang naramdaman ang mga nabakunahan. Wala naman. Same pa rin. Like yung other vaccines, same lang.
Kung wala namang unusual na naramdaman. So far, mas tiwala ako na mas magiging safe ako kung may bakuna ako kesa wala. Samantala, naging positibo naman si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na mas mabilis na nilang makumbinse. Hindi lang ang mga health workers at frontliners, maging ang publiko na magpabakuna dahil sa turnout ng 3 araw na inoculation program ng pamahalaan. Ngayon, bumibilis na dahil nakakita nila na safe naman. And sa totoo, sabi ni Dr. Alitam, dumadami yung nagpaparegister. In fact, today, excited kami kasi sa overall population ng Valenzuela, pag nakita nila itong mga letrato, mas dadami yung mga magpaparehistro para sa mga incoming na mga dadating pa na bakuna. Kanina rin ay kinumpirma ni Testing Czar Secretary Vince Dizon na mula sa 250 na nagparehistro ng health workers at frontliners sa Valenzuela City sa unang araw, umabot na ngayon sa higit kumulang 700 ang nagparehistro. Lagpas 6 ito sa bilang ng mga nagparehistrong magpabakuna sa 750 doses ng Sinovac vaccine na ibinigay sa lungsod na donasyon mula sa China. Dahil dito, plano ni Secretary Dizon na kausapin ang Department of Health at IATF na dagdagan pa ang supply ng bakuna ng Sinovac sa Valenzuela City. Nakakatuwa, sabi nga sa akin kanina ni Dr. Amarga, is over ang kanilang demand sa supply. Ibig sabihin, mas marami ang mga nag-registro at gustong magpabakuna kaysa dun sa natanggap nilang bakuna. Dahil doon, sasabihan ko ang DOH at si Secretary Galvez na magpadala pa ng mas maraming bakuna dito sa Valenzuela. Bernard, as of 4 p.m. kanina ay umabot na sa 50 ang nabakunahan ng mga health workers at frontliners dito sa Valenzuela City. At tuloy-tuloy ito dahil nasa 375 vaccination slots pa ang inilaan para sa 750 doses ng bakuna ng Sinovac dito sa Valenzuela City. Bernard? Maraming salamat, Janice Inhente. Papayagan na ng Interagency Task Force Against COVID-19 ang muling pagbubukas ng mga sinihan at arcade simula sa Biyernes, March 5, sa mga GCQ at MGCQ area. Pero ang pagpapatupad nito ay dedepende pa rin sa lokal na pamahalaan. Ito ang balita ni JP Nunez. May basbas man ng Interagency Task Force Against COVID-19, hindi pa rin pabor ang ilang Metro Manila Mayor na buksan na sa Biyernes, March 5, ang ilang recreational sites sa kanilang nasasakupan. Kabilang na ang mga sinihan at arcades. Ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, hindi pa ito napapanahon. Sa Marikina, patuloy na sarado ang mga sinihan, mga arcades. Ayon na rin to sa executive order na aking inilabas at kasalukuyan at patuloy na ipinatutupad. Dahil naniniwala ako na ang virus ay hindi pa rin nawawala at ang COVID-19 cases ay patuloy na tumataas dito sa lungsod ng Marikina. Ganito rin ang desisyon ni Pasig City Mayor Vico Soto. Pero si Taguig City Mayor Lino Cayetano, papayagan na ang unti-unting pagbubukas ng recreational establishments. Naniniwala tayo, pag tayo nagkaroon ng behavioral change, kung sanay na ho tayo, may mask, may shield kung kailangan, may distansya, lahat ho pwede natin gawin. So we are slowly or incrementally opening up para makapaghanda tayo sa new normal. Samantala, si Quezon City Mayor Joy Belmonte naman, ipinauubaya sa mga may-ari ng sinihan ang desisyon kung magbubukas sila sa Biyernes. Ang aking lang sinabi sa kanila, allow, not mandated. If the cinema would like to allow to be opened, they will be allowed to be opened, but they are not mandated to be opened. Because number one, when I spoke to cinema owners themselves, marami sa kanilang ayaw naman magbukas. Kasi wala naman daw silang ipapalabas na bagong pelikula dahil sa pandemya, hindi naman nakapag-shooting. No? So number one yan. Pangalawa, kung ang dami-daming restrictions, baka naman hindi naman sila kumita. Diba? Dahil kailangan a certain number of people have to watch in order for them to earn. At para kumita, kailangan pa nilang taasan yung presyo ng panunood, which might turn off naman yung mga taong gustong manood.
Sa ilalim ng memorandum circular ng DTI, pinapayagan na mag-operate sa 25% capacity ang mga sinehan at arcade sa GCQ areas at 50% capacity naman sa mga MGCQ areas. Ngunit kaakibat pa rin nito ang mahigpit na pagpapatupad sa health protocol tulad na lamang ng hindi pag-aalis ng face mask sa loob ng sinehan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging viral sa TikTok ang isang Sydney Cider Dad sa Australia na mahiling magluto ng $8 meals. Sa pamamagitan nito, masaya siyang nakapagpapabahagi ng kanyang mga simpleng recipe sa kanyang mga taga-subaybay sa sikat na social media platform. Ito ang balita ni Nina Bascon. Aha! Didn't see that. Welcome back to Cooking with the Crew. Naging popular ang isang tatay sa Sydney, Australia dahil sa kanyang mga budget-friendly meals na kanyang ipinopost sa usong-usong social media platform na TikTok. Hindi makapaniwala ang TikTok account holder ng Cooking with a Corey na si Nathan Lyons na ang pagbabahagi niya ng kanyang daily recipes para sa kanyang pamilya ay magiging viral. Ang 35-year-old na ama ng anim na chikiting ay mula sa Western Sydney at isang transport worker na hanggang ngayon ay hindi makapaniwala na magkakaroon siya ng 100,000 followers sa loob halos ng 6 na buwan. Pumalo na rin sa 1.3 million ang likers niya sa TikTok. Paniniwala nito, marami ang nakaka-relate sa kanyang doing it tough dahil sa pandemya. Isa pa, aktwal na pangyayari ang kanyang mga pinopost. Bukod pa dito, candid din ang kanyang mga video mula sa pagluluto ng mga inventing menu sa pamamagitan ng murang ingredients at pagiging kwela nito habang nagluluto. Ordinaryong kitchen utensils lang ang gamit ni Nathan, tulad ng plastic spoons, forks at cups. Wala umano siyang planong sumikat at tanging nais lang niya ay makatulong sa ibang dumaranas din ng kakapusan sa budget. Anya, ang mahalaga ay manatiling masaya at kasalo ang buong pamilya sa kanyang $8 meal. Nina Bascon, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. You fellas know, do stay daily, follow me for some more mad feeds. Isang forest reserve sa tabing dagat ang sumisikat ngayon bilang patok na pasyalan sa Sorsogon. Noong una, isa lamang itong pribadong pasyalan na inilaan para sa recovery ng isang nagkasakit na padre de pamilya. Kinalaunan ay pumayag ang may-ari nito na buksan sa mga turista dahil sa mahigpit na pakiusap ng publiko. Ito ang balita ni Anthony Ferreras. Sa unang tingin, sinong mag-aakalang may nakatago palang magandang pasyalan dito sa Barangay Ariman, Gubat, Sorsogon? Ilang kilometro lang ang layo mula sa sentro ng bayan, mararating mo na ang isang maganda at relaxing na tanawin at dagat na tila nag-iimbitang maligot lumangoy. Ito ang Agoho Forest Reserve. Makasang bahay, tara at samahan niyo akong tuklasin ang kagandahan ng Agoho Forest Reserve. Dito lamang yan, sa Sorsogon. Bago makapasok, ay isa-isang tinitingnan ang body temperature ng mga bisita, pinapasanitize at pinapasulat ang contact information. Sa pagpasok dito, bubungad sa iyo ang isang hanging bridge dahil kailangan munang tumawid ng ilog para makapasok sa forest reserve. At sa loob ng kagubatan, masisilayan ang nakapaligid na maliliit at matataas na mga puno ng agoho. Alam niyo ba, mga kasambahay, na itong mga puno ng agoho ay 20 taong gulang na at may taas na 20 metro. Ang agoho tree ay tinatawag ding Australian pine tree o whistling pine tree at maaari itong umabot hanggang 35 meters tall. Maliban diyan, maaari ring ma-enjoy ng mga bata't matatanda ang mga recreational activities dito.
At dahil katabi lang ng dagat ang Agoho Forest Reserve, pwedeng-pwede ang mag-swimming dito. Kaya huwag kalimutang magdala ng ekstrang damit. Ang Agoho Forest Reserve ay nagsimula bilang exclusive na pasyalan ng isang pamilya na kinalaunan ay binuksan sa publiko dahil sa kahilingan ng mga residente. Actually, hindi naman to talaga for tourism. Kung makikita nyo yung bridge doon, that is not intended for tourism. Intended siya talaga sa father ko. Kasi nagkasakit siya during that time. Tapos, kailangan niya ng sea. So, lagi siyang laging dito, naglalakad-lakad. Kung hindi na pa namin siya ino-open, marami nang pumupunta. So, sila actually nag-request na i-open nyo naman sa public para makita rin. 35 pesos lang ang entrance fee at may discount pa para sa mga estudyante at senior citizen. Kaya abot kaya talaga. At libre rin ito para sa mga residente ng Barangay Ariman. Ang entrance niya simula nung mag-start kami, same pa rin 35. Hindi kasi pandemic ngayon, tapos mas gusto namin access na mas affordable siya sa mga local, sa mga tao. Kaya kung ang hanap mo ay affordable na pasyalan, isama na ang Agoho Forest Reserve sa inyong bucket list. Anthony Ferreras, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang po ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming nilahat ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi!